namin sa city ng Lubakan. Bulacan pala. Dito sa Malolos at ngayong araw ay alam niyo na. Fishing day na natin. Excited na ako. Anong oras na ba? 7:30 na ng umaga. Siguro may mga kalahating oras pa lang ako na nagbo-bike. Gamit tong fixed gear bike. Naka-ready na yung panghuli na ng isda. Ito na yung fishing rod natin. Kinabit ko na. Mas pinili ko na mag-bike na lang kaysa magdala ng kotse. Kasi napuntahan ko na yung lugar na yon. Medyo sablay yun para magdala ng kotse doon. Wala na rin naman ako ng scooter. So sana, in time, magkaroon ako ng scooter. Kahit mga choy-nori lang. Para hindi nakakahingal mag-bike. Kasi matagal lang ako natigil sa pag-bike. At sa mga hindi pa pala nakakaalam, matagal lang ako nag-bike. Parang 4 years na yata ako sa pag-bike pero natigil ako. Pero yung mga bikes namin nandiyan pa rin naman. So ngayon, pupunta tayo ng Apalit, Pampanga. Siguro mula dito sa Malolos hanggang doon. So not sure kung mga nasa 12 to 15 kilometers lang naman. Malapit lang. Kaya natin bike yun ng mga isang oras. Yung lugar na yun, bali pinag-fishingan talaga yun ng mga tao. Marami ako nakikita ang mga mangingisda doon na may mga kanya-kanyang dala sila ng mga fishing rods nila. At yung mga isda daw doon na nahuli is mga more on carpa, not sure. Pero kahit ano mang isda yun, basta ang goal natin ngayong araw na to ay makahuli ng isda at makauwi ng isda dahil ayoko ma-disappoint yung anak ko, si Hana. Kasi talaga kagabi nag-pray yun na sana makahuli ako ng isda. Gusto ko maging proud siya. Kahit hindi lang sa sarili ko. Para na lang kay Hana. So ngayon, samahan niyo ako. Mag-bike tayo pupunta doon. Maganda naman yung panahon. Hindi naman masyadong mainit. So sana mag-enjoy tayo. Sana makahuli. Tara! Yung iniisip niyo kanina, muntik ako sumemplang. Hindi ah. Sinusubukan ko mag-skid kanina. Yung mga fixie riders yan, alam nila kung anong skid. Sabi daw nila, mas mahirap daw mag-isda sa tabang na tubig kaysa sa dagat. Ah, hindi naman. Ayun, tatry ko pa lang. Nawiwili pa lang po ako mag-fishing ngayon. Kulay na bakal. Opo. Malalaki ulam dyan eh. Ah, talaga? Maka may makita ka si June. Si June? Ulang means ano yun? Shrimp. Tuloy tayo. Okay, stopover muna tayo at ako'y hinihingal. Nandito tayo ngayon sa Cabanas. Ayan, dito yung mga gimikan. Marami mga bars dyan, may call center dyan. Bagong mall na pinapagawa kay Villar. Madadagdagan na yung mall namin dito, hindi lang Robinson's. Madadagdagan namin ng Vista Mall. Ang laban na naman sa pag-bike, hindi lang naman sa pabilisan. Sa pa-Cabanas stamina. Dati meron tayo ganun, hindi tayo mabilis. Pero malakas yung stamina ko dati. Pero ngayon, bagsak. Oh my gosh, let's go! Kaya sinasabi ko sa inyo yung Vista Mall. Pagmamayari ni Villar. Hingal, nahingal, nahingal ako. May kalahati na tayo dun sa destination na pupunta natin. Konti-konti na lang, hinihingal talaga ako. Pero hindi ko nahabaan yung hinto ko kasi the more na humihinto ka sa pag-bubay, the more na tatamarin ka. Kaya dapat yung adrenaline, hindi ko mapagsak. Tara! They've got the ability to morph and to even up the score. No one can
tayo. Bahay. Di ba yung mga bayanihan yung nakasanayan ng mga Pilipino dati? Na pag nililipat yung bahay, lipat bahay. As in, hindi ganyan. Binubuhat ng mga Pinoy, maraming ang binubuhat. Yan ang makabagong bayanihan yun. Para daan ako magkabulit. Rabbit, 350 lang. Chihuahua. Meron din mga lovebirds. Medyo mabagal lang yung takbo natin. Baka kasi baka makasagasa tayo ng mga tao kasi dumog-dumog yung mga tao dito. Si tatay, oh, may dalang fishing rod, oh. Magkano kaya yun? Pero feeling ko yung mga ganung klase fishing rod mabilis maano, masira. Yung fishing rod ko kasi dito, kahit hindi brand new to napunta sa akin, nabili to ng kapatid ko sa surplus shop sa mga Japan. Okay. Last. Ano natin? Pahinga. Nasa Jets Island Resort na ako. Mga less than 5 minutes. Nasa tuloy na tayo na kapalit, Pampanga. Nagbay po ako eh. Wala ano, malolos. Pero isang ating ano din, takot baboy. Ah, tagtagan na takot baboy. Libre naman ang maming with that. Basta may mahuli ka. Mas lalong libre pag wala ka nahuli. Depende sa ano. Meron akong ano, uod na binili sa mga pet shop yung malalaki. Super uod. Super warm. Sana magustuhan nila yung bulati ko. Pero bago muna ako kumain sila ng mga bulati ko, papakainin ko muna yung bulati ko sa chat. Nangingisla po kayo, Tay? Hindi. Anong nangingisla kayo? Hindi. Ah, akala ko mangingisla kayo. Hihingi sana ako ng tips eh. Ang galing nung hobby ni tatay. Nagbabike siya. Tapos pag nagpapahinga daw siya, nanguli siya ng ulang. Yung ulang, kapamilya po yun ng shrimp, di ba? Ah, parang lobster din. Yung lobster na pang mukbang ganun kalaki. Ayan. Hindi ko alam kung saan ako pupwesto, pero siguro dun, baka pwede tayong bumaba dun. Sige, bababa tayo dun. Tayo dun ako tayo para hindi ako maka-istorbo kay tatay. Bababa ako dito. Okay, dito tayo pupuesto. Isa lang ang goal natin, makahuli ako ng isda. Salig lang. Sa salitang aklan, salig lang. Naka-ready na yung uod natin, yung mga super uod. Okay, magpaka-super kayo ah. Huwag niyo ipapayasaan ako. Kailangan may mauwi tayong isda. Okay? Ito nyo, pag nilalagay yung super uod sa sima, ang ganda diba? Later. You'll be proud of me, anak. Tay! Gusto niyo po ba ng kape? May kape ako dito. Inuuli ni tatay doon, ulang, nakahuli na siya kanina, pero nakapitaw. Happy pala niya talaga yun. Ganun talaga na pag medyo holis na. No? Ganito mga trip-trip na lang talaga yung mga ginagawa sa buhay. Kasi naniniwala ako sa kasabihang, life begins at 40. Ilang years na lang, 40 na ako. Kaya dapat pagdating ko ng 40 years old, pero malayo pa ha. Pero pagdating ko ng 40 years old, siguro nagsasabong-sabong na ako. Fishing-fishing, ganun. No? Nag-golf-golf. Wow! Golf! Liuliwa. In time, pupunta kami ng Liuliwa kasama si JC Navarro at si Nikachu. Ini-invite kami doon ni Pangke.
yung tinutuluyan namin doon na mag-fishing doon. Kasi di ba, ulan na ngayon. Yung ilog doon sa riverside, medyo napalitan na ng tubig. So, for sure, may mga isda na yun. Kasi nung isang araw, nag-post siya sa Facebook niya, ang dami niya nahuli. Namingwit siya, kaya nag-iaya siya mamingwit. So, soon, pupunta tayo ng Liwa para mamingwit tayo. 1 hour later! Lilipat ako ng pwesto, tay. Wala eh. Yung kanina nung nakabitaw pa yung ulang mo eh. Yung sima, ba na ito tayo? Tama itong sima ako na ito? Pang ano ba yan? Pang isda? Oo, yan. Oo, mga pang ano yan. Okay. Oo, yan. Mga pang isda yan. Lipat muna ako doon tayo sa kabila. Oo, dyan. Apo, salamat. Saan sa? Kalapya? Okay. Oh, lipat tayo. No more pain, my friend. No more pain. Yan. Yan, nakikita niyo yung kaluluwa niya? Oh. Humihiwalay sa katawan niya. Paalam kay Okay. Let's try. Marami bang isda tong spot na to, tay? Kakailang spot na ako ng nilipatan, wala pa rin talagang kumakagat. Yung sima ko daw, hindi daw siya match sa mga isda na nahuhuli dito. Pero stay pa tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Makakahuli tayo. Naniniwala ako dun. Malaki ang nagagawa ng panalangin. Tiwala lang, salig lang, sabi ni Nicolas. Wala talaga, lipat tayo ng ibang tulay. Yun ang pinakamagandang pwedeng gawin natin para makahuli. Struggle is real. Dala ko yung ano, tali ni Hana, pampaswerte. Just that. Oh, oh, oh. Uy. Uy, just go. There's a fish in there. Oh my God, oh my God. May huli tayo. Oh. It's a fish. Ngayon, paano natin tatanggalin to? Medyo bumaon talaga sa'yo, bro, ha? Siyempre, ako naman, nanigurado ako na ano, na alam ko, may mahuhuli tayo. Kaya nag-prepare na ako na. Yung mga nanonood ng mga manging isda dyan sa akin, alam nyo ba kung anong klaseng isda to? Comment kayo dyan. Kasi wala akong alam sa isda.
mukha siyang hito na ewan na mukhang bangus. Yan. Nak, may huli na tayo, nak. Ito ang oxygen. Ay! Tubig pala kailangan ito, hindi hangin. Yuhuu! May huli na tayo! Alanganing catfish na alanganing bangus. Hindi ko alam kung ano tawag sa isdang yun. Masaya na ilaw ko. Masaya na ako kasi may huli na ako. Na-reach ko na yung goal ko na uwi ako na may huli. Hindi, yung anak ko kasi gustong-gustong umuwi ako may huli. Babae! Para maging proud. Guys, salamat po, salamat. Tatay Jun. Wala na, dadiretso na akong uwi sa bahay. Pinagpagan ni tatay yung isda ako. Matutawa siya ka na nito. Tara na, uwi na tayo ng malolos. Balik na tayo sa bahay. Sabi ko sa inyo eh. Yeah! Ah, pasok na din. Yeah! Yan ba ang ayinin mo? Malamin mo? At dito ako dadaan sa likod. Ayos. Bahay na tayo after isang oras yata kalahati. Karami akong tigil eh. Sobrang init. Bye, bye.